to be honest po, nagsimula naman to sa tanong eh. Nagsimula naman talaga lahat ng yung naging participation ko in the movie, nagsimula sa isang tanong coming from Tita Malu Santos. Nang hindi ko pa nababasa yung script, because ang nagtanong ay si Tita Malu, tinanong niya kung okay ka ba, willing ka bang gawin to. Mahirap kasing, hindi sa mahirap siyang tanggihan, pero mahirap humindi dahil lang nagtatanong sa'yo si Tita Malu Santos na for the past 10 years, sa akin lang, but together as a love team, for the past 10 years, malaking bahagi is Tita Malu ng naging career pathing namin and kung ano yung tinakbo ng filmography naming dalawa, lalo na ako. So, parang, di ba, parang kahit nga hindi ko pa nababasa, sabi ko, oo naman po, nauna yung oo, bago yung, pero patingin po muna ng script. Pero alam ko na, nung unang tanong pa lang, tuloy na yun, tuloy na ako. Sabi ko na lang, bahala na. Bahala na si Batman kung ano to, kung ano bang i-demand nito sa akin. Ganong kalaki siguro yung tiwala, ganong kalaki yung kumpiyansa ko na hindi naman siguro iaalok sa'yo kung alam nilang hindi to para sa'yo. So, yun, doon naman po nagsimula. And, ayun, kung sa sinasabi nila na ganun nga, ay, salamat, pero I really did try my best sa pelikula. I really did my best sa pelikula to. Iniyakan ko, kahit sa pagtulog ko, iniiyakan ko yung trabaho kasi mahirap po talaga. Sabi nga ni Inang, napakanipis nung pagitan dun sa mga pinuportray mo noon, tsaka sa bagong pagkakataon na to. And kung gano'ng kanipis yun, ganun din ka-importante para makitaan ka or makapagbigay ka ng iba at ng napapanahon sa larangan ng pag-arte. Actually, noong una, when Van and I were discussing the story, sabi namin, you think Bea Alonso will accept this? Kasi ang tapang nito for her. So yun. So, but we will try to somehow break her image. Pero sana makita niya yung challenge at ma-appreciate niya yung challenge. So maybe Bea, you'd like to share the first time we pitched it to you? Hindi, totoo. Noong una nilang pinitch sa akin, parang nagustuhan ko ng sobra yung storya kasi nga napakatapang niya. Parang hindi star cinema movie nung una. Natakot ako, pero naging challenge siya. Sobrang nagustuhan ko siya to the point na parang gusto ko na lang mag-job doon. Na parang, sabi nga ni Ina, at some point kasi ang isang artista magkakaroon ng hunger or thirst for another challenge or another step. Para sa mas ikalalalim ng pagkatao mo bilang artista. And I think ito yung perfect na vehicle para umabot ka doon. Parang it's a milestone para sa akin, para sa aming dalawa. Kasi we've never done anything like this. Na ganito katapang, ganito ka-complex yung characters, ganito yung execution. Na siguro 10 years from now, kapag binalikan ko, yung magiging proud pa rin ako at hindi ko siya makakalimutan for the rest of my life. I suppose it's a very good transition movie for the two of them kasi transitioning them to more adult roles. Na-miss ko kay Bea. Well, dito kasi ang huling project namin was Missy Like Your Film. So, dalawang taon ba yun? Marami-raming mahaba-haba yung panahon na hindi kami nagkasama. Bilang magkikigan, bilang magkapareha. So, it's nice to see her na maraming baong bago in terms of nuances and bagong pinapakitang emotions. And ganun din ako, parang sabi nga namin nakaka-excite kasi pareho kami, medyo nabigyan ng pagkakataon na magpahinga sa isa't isa. So, napakaganda ng pagkakataon na meron kaming mga bagong binibigay sa isa't isa. So, ganun din sa friendship namin, marami ring bago. So, ganda, napakagandang experience. Oh, ako naman lagi ko sinasabi, ito na siguro yung best working relationship namin ni John Lloyd. So, nakakamiss yung mga yung kwentuhan, tawanan sa tent. At ngayon, mas
mas napaganda pa na ngayon kami pinaka-comfortable sa isa't isa. Sabihin kahit na ano yung nafe-feel namin o yung magbiruan ng kahit na ano kasi parang wala nang pikunan. Siguro kasi mas nag-mature na kami. Ikaw, lalo ka na. So ikaw, di ka pa nag-mature? Matagal na ako nag-mature. Nantay lang kita.